Superstar na si Nora Honor, hindi niya malilimutan ang karanasan noong bata pa siya at sinabi nito, pulubi pa rin ako hanggang ngayon. Pero bago pong ating balita, huwag pong kakalimutan mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga balita. Dito lamang February 4, muli nakaharap ng entertainment press ang superstar na si Nora Honor para sa story conference ng bago niyang pelikula na Pieta. Dito ay naikwento ng superstar ang kanyang di malilimutang karanasan nung bata pa siya. Aminado rin ang superstar na nagpapakatotoo siya at hindi niya kaya magtago ng kanyang emosyon. At sa isang bahagi ng press con, natanong ito kung ano masasabi niya sa mga artistang napipilitang magkunwari o magsinungaling para maprotektahan ang kanilang image at career. Pahayag ng superstar, nakamulatan ko na po yan sa mga magulang ko noong araw. Siguro andun yung dahil sa sobrang hirap namin at laging ako nautusan pag may mga kailangan sa bahay. So nasanay na ako sa ganun at dahil sa sobrang hirap namin, nasabi ko sa sarili ko, tapos kasi may mga umaapi din sa amin noong araw, naranasan ko. Dagdag pa nito, nung minsang hirap na hirap na ako, halimbawa, nagugutang ako ng bigas, wala na nagpapautang sa akin, wala na kaming makain. Alauna na, hindi pa kami nagsasaing, wala pa kaming maisaing. Pagpapatuloy nito, sa mga kapatid ko na inuutusan ng nanay ko, hindi rin gumagalaw, so ako na ang gumalaw. Lahat ng tindahan, yung mga bigasan, wala magpautang sa akin, so ang inaano ko, yung pinakahuli na awa. So nung maawa sa akin, nagmamadala akong umuwi sa bahay, nadapa ako. So yung bigas na daladala ko, natapon pa. So umiiyak ako na dinadampot ko yung bigas na may mga buhabuhangin pa, may mga lupa-lupa na. Pagdating ko sa bahay, pinalo pa ako ng nanay ko kasi mag-alas dos na yata yon, alas tres. Hindi pa rin kami nanananghalian kasi wala kaming mailuto. So doon ko nasabi, sabi ko, dahil sa mga taong yun na pinahirapan din ako, balang araw, pagka ako nagkaroon, ipinapangako ko na hindi ko gagawin yung ginawa ninyo sa akin. Kaya siguro naman, sumobra lang ngayon, sumobra lang. Kaya sumatotal, pulubi pa rin ako hanggang ngayon. Natatawa ang sabi ni Ate Kay. Pagpapatuloy pa niya, dahil konti, may mga lalapit. Last money ko na, maawa ako, ibibigay ko pa. Kinabukasan, ako maghahanap ng pera para pambili ng ganito, pambayad sa ganito. Yun po ako. Ako po yun. Samantala, nabanggit naman ni Direk Adolf na ang kwentong ibinahagi ng superstar ay mababasa sa unang libro na ilalabas niya very soon na naglalaman ng makulay at madamdaming life story ng superstar. Sad pa ni Ate Guy, malapit na ho ninyong mabasa kasi susulat na ho yung libro ko. Siguro ho, baka May 2023, meron na, magkakaroon na ng copy. Kaya ngayon pa lang ho, isulat nyo na ha, yung libro namin na gagawin ha, para abangan na ng mga tao. Maraming salamat po sa inyong panunood. Huwag pong kalimutan mag-subscribe para sa iba pang showbiz updates. Kita-kita po tayo sa aking next video. Thank you!